Gaano katotoo ang urban legend kung saan may isang aktres ang sinubukang kunin ng taong ahas sa Robinson? Nangyari ang lahat ng ito noong dekada 90. Ang kwento ay di umano ay parabang may maitim na balak o master plan ang isang pamilya sa Pilipinas. Ito nga ay ang mga Gokong Wei, ang may-ari ngayon ng Robinson. Ika sa urban legend ay kaya daw nagkaroon ng limpak-limpak na salapi ang pamilyang Gokong Wei ay mayroon silang inaalagaan. Ito nga ay ang sinasabing taong ahas. Itinuturing nila itong lucky charm. Mula kasi nang matagpuan nila ito ay nagtuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa pamilya. Pero may isang catch, hindi basta-basta karne ang kinakain ng taong ahas na ito, kundi mga tao mismo. Inaalagaan ito ng pamilya sa kanilang mansyon, nakakulong at malayong malayo sa sibilisasyon. Ngayon, you might be thinking na kung tao ang kinakain ng ahas na ito, ay syempre, hindi ka naman basta-basta makakakuha ng laman ng tao. So, mag-iisip ka ngayon, paano ka kaya makakakuha ng maraming tao? Saan kaya maraming tao? Tumpak sa mga palengke. Ngayon, sa sobrang yaman at swerte ng ahas na ito sa pamilyang Gokong Wei, ay nagkaroon sila ng ideya kung saan hindi na nila kailangan pang kumuha ng mga tao sa palengke, kundi ang mga tao na mismo ang pupunta sa kanila. And well, dito na nga naitayo ang Robinson's Mall, isang mall na noon ay sobrang naging viral, pinagpiestahan ng mga marites at naging sentro ng atraksyon noong 1990s. Ang isang artista na talagang hindi maalis ang pangalan kung pag-uusapan ang ahas sa Robinson ay wala ng iba kundi si Alice Dixon, ang artistang sinubukang kunin ng taong ahas sa loob ng Robinson. The story goes ay there is one time kung saan pumasok siya sa isang palikuran ng mga babae, and apparently ay doon sa mismong sahig ng CR ay may isang trapdoor ang nasa sahig. Pag-apak niya sa loob ng cubicle ay bumukas ang trapdoor at doon nahulog siya at naka face to face ang malaking ahas ng Robinson. Ngayon, sa loob ng CR ay hindi lang naman siya mag-isa. Syempre, public ito at mayroon siyang mga nakasabay na recognize nila si Alice Dixon. Ngayon, itong mga nakasabay ni Alice ay habang nasa loob ng CR ay walang ano-ano'y nakarinig sa loob kung saan pumasok si Alice ng sigaw, at ika sa sigaw ay tuklaw, tuklaw, implying na may kung anong bagay o hayop na sinubukan siyang tuklawin. Ika pa sa kwento ay mabilis namang nakataka sa taong ahas si Alice. Kasama niyang tumakbo ang mga kasabay. Tumakbo sila sa koridor palabas ng mall. And the rest is history. More than 2 decades, over 20 years ay matunog na matunog pa rin ang balitang ito tungkol sa legendaring ahas ng Robinson. Ngayon, sa parting ito ay ibabahagi ko na ang sa tingin ko ay ang katotohanan. At ang katotohanan sa urban legend na ito ay wala nang ibang sasagot, si Alice Dixon mismo. Dahil noong nakaraang taon ay sa kanyang official channel ay inupload niya ang video na pinamagat ang Robinson Galleria, Taong Ahas, The Truth and the Boy Oh Boy. Her video is very 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 special dahil siya mismo ang nag-narrate from start to finish, and I highly recommend na panoorin nyo ito. Pero bago yun, ay panoorin natin ang clip na ito. Base rin kay Alice ay ang malupit niyang kaibigan na si Richard Gomez ay may pelikula noong viral din na kung tawagin ay Tuklaw. Ngayon,
sa loob ng banyo ay iniisip niya siguro si Richard Gomez at ang pelikula niya, kaya siya napasigaw ng tuklaw. Ngayon, after all it was said and done, nang maging tila ba, viral ang kwentong ito sa mga Marites noong kapanahunan, ay mabilis siyang kinontak ng Robinson Mall. Ito ay para kunin siya bilang artista sa gagawin nilang patalastas. And boom! This is the only logical way na isipin natin ang urban legend na ito, na ito lahat ay walang katotohanan, kundi isang very, very successful marketing strategy ng isang kumpanya. At ika nga nila, whether it's good or bad publicity, ay publicity is still publicity. Nang dahil dito ay sumikat pang lalo ang mall, big time. At siguro kapatid, ay dyan na matatapos ang kwento ng Ahas sa Robinson. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching.